Ayan yan. No. Ito, panoorin na ito. Ito naman ang sabi ni Bato, yung kanyang ano. Kung gusto mong panindigan yung pananalita mong ganyan, then magpakalalaki ka. Panindigan mo yung sinabi mo. You fight to the death. Mahirap hamunin ang gobyerno. Naniniwala si Senator Ronald Bato Dela Rosa na dapat harapin ni Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag ang Crescencia, marhaba, habibi. Mga kasong inihain laban sa kanya. Para kay Senator Dela Rosa na dati rin naging Bucor Chief, walang dapat ikatakot si General Bantag kapag nasa kustudiya na ito ng mga otoridad. Sinabi noon ni Bantag sa isang panayam na mas nanaisin na lamang niyang mamatay kaysa makulong kaugnay ng issue. Para sa senador, normal na matakot para sa kanyang kaligtasan si Bantag dahil sa malalaking sindikato na posibleng nakabangga o mano nito sa bilibid. You face the music. Harapin mo. Anyway, if you are really innocent, then you will be set free. Wala ka namang danger kung nasa custody ka na ng gobyerno. Merci, Mariano. It's like watching teleserye when everybody knows how the story will go, which is the ending is so predictable. Ay, oo nga. Teleserye ng Pilipinas siguro. Pag teleserye ng Pilipinas, alam mo na kagad kung sino killer sa dulo. Be more creative next time. Merci, Mariano. Maraming salamat po. Thank you sa pangpakape. Ganyan. Pagka teleserye ng Pilipinas, alam mo na kagad kung sino yung ano, yung ending, di ba? Anong danger na tinatakot mo? Kung nabigyan na, pagbigyan natin si Senator De Lima na ihiwalay doon sa kwan, sa ibang mga kulungan, pwede rin naman i-afford dyan sa kanya. Ayon kay Senator Dela Rosa, hindi na niya itinuloy ang investigasyon ng Senado sa Percy Lapid case ngayong araw. Reggie Rose, maraming salamat. Matapos makiusap ng Philippine National Police dahil abalanaan niya ito sa pagsampa ng kaso. Samantala, hindi naman naniniwala si Senator Dela Rosa na dapat pang isama sa persons of interest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi sa isang panayam ng kampo ng Pamilya Mabasa na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mayroong mas mataas kay Bantag na nasa likod ng pagpaslang. Bakit pa niya patayin si... Nag-retire ka na, umalis, hindi ka na presidente. Bakit hindi mo pinatay nung ikaw presidente pa? Nakaya mo lahat-lahat at saka pwede mong patayin talaga using all your powers. Ngayon pa na wala ka na sa poder, saka ka pa magka-interest ng tao. So motive is malayo. Yung nga, pabaya. Ako ito ha, ito basa ko dyan. Basa ko lang dyan na, na kaya ngayon, kasi sino ba, kanino ba nanggaling yung palutang na meron pang ibang mastermind doon sa kapatid ni Percy? I understand, medyo siyempre sila huy nagluluksapa at talagang gusto nila ng hustisya. I understand doon sa part niya. Pero more than that, sino pa mga nagsabi, yung mga dilawan, pinklawan? Tingnan niyo sa Twitter. Talagang sinasabi nila, tao ni ano yan, tao ni PRRD yan, tao ni Duterte yan, kaya imposibleng gumalaw si Bantag na mag-isa. Kaya nga ngayon, talagang halatang halata yung pagdidiin kay Bantag na may ibang motibo. Ang hindi ko lang magets, ha? Ewan ko lang ha, hindi ko lang magets, merong ibang mga tanso na naniniwala na si Bantag talaga yung kanilang... Ang weird lang kasi po Feeling ko lang, mukhang madidismiss yung kaso. O kaya... kung hindi man ma-dismiss, siguro hindi ho makikitaan ng probable cause. Ewan ko lang ha, unless magaling talaga ang director natin. Maalay mo, magaling sa creative content yung director ha. Kasi mantakin mo, wala talagang witness na nagsasabi na ako, narinig ko talaga, sabi ni Bantag, I will testify na ako mismo, alam ko, sinabi sa akin, alam ko si Bantag, nakita ko mismo, o kaya naman sinabihan ako mismo, walang ganun eh. Medyo ano eh, di ba, sabi nga ng NBI, hindi ako nagsabi nito ha, walang direct evidence to point to Bantag. Ang sinabi lang eh, yung circumstances. Siya na, parang siya.
Parang sabi ko nga nung binasa ko yung article at saka nung pinakinggan ko sa CNN kasi yun in-interview siya eh. Nung pinakinggan ko yung ano, sabi ko pambihira. Parang ano na lang eh. Alam mo yung mga Netflix? Ha? Alam mo yung sa mga Netflix na walang ending? Alam mo yun? Yung mga ganun, nakaka-bullshit. Yung walang ending, kanya-kanyang conclusion kayo kung sino yung killer. Let's talk tech. Maraming salamat po. Thank you very much. Nakakapanood kayo ng ganung Netflix? Yung kanya-kanya tayo ng sino ba ending? Sino ba talaga yung killer dyan? Parang ganun ang dating eh. Parang sabi na lang ng otoridad, since sa kanya nakaturo, siya na lang. Bahala na. Parang ganun eh. Di ba? Parang, hindi kasi parang all the circumstances pointing to him. So therefore, it's him. Ang weird, sabi ko. Ano pa namang klaseng ano to? Oh, yun, The Watcher, boss. Correct ka dyan, oh. Ang dami nalo ko yung lintik na The Watcher na yan. Di ba? Pinapanood natin si Boss Dada dyan. Sigurado ako na bullshit yung sa ending. Kahit ako na bullshit ako sa ending eh. Sabi ko, ang ganda nung ano, pili nung Netflix, oh. Ang series na to, pagdating sa dulo. Sino nga ba yung The Watcher? Parang ganun, di ba? Tapos pagdating sa dulo, ay sorry doon sa mga hindi nakapanood ha. Pasensya na ho kayo kung medyo inilabas natin. Pagdating sa dulo, mabibuisi to kayo. Hindi nyo alam kung sino yung ano. Kanya-kanya na ho tayo ng ano, konklusyon. Yun ang Watcher. Parang ito, ganito. Kanya-kanya na lang. Bahala na. Di ba? Kasi nga ho, ang problema ho kasi dito, sa tingin ko, meron lang, gusto lang, ano, solusyonan. Alam mo yung gusto lang, sige na, kasi masyado ng, ano eh, masyado ng, na-hype yung issue, di ba? Masyado ng na-hype yung issue kay Percy Lapid. Pag eto, wala tayong naituro, yari tayo. Parang ang dating di tayo nagtrabaho. Tama, mali. Di ba? Parang ganun namang nang mangyayari. Kasi sobrang hype eh. Hype na hype na yung hype na hayop na yung istorya, di ba? Hype na hype na, wow. Oh, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Isipin mo lang ha. Walang maituro. Di ba? Ang pangit tignan. Ay, parang wala ginawa ang gobyerno. So, kailangan may maituro ngayon. Bahala na kung sino. Oh, di ba? Eh, kayo na lang. Bahala, humusga. Natin yung nag-imbestiga. Pag-uusapan pa niya ni Dela Rosa at ng miyembro ng Senate Committee. Yan yung ginamit na term. Totality of circumstances, ang sabi ng NBI. Halupit. Public order and dangerous drugs kung magsasagawa pa ito ng investigasyon sa Senado. Ah, sabi ni isa. Na-hype kasi umiyak-iyak pa yung isang sekretary na pasikat. Ikaw naman. Ako, ibubusta ko sa'yo. 2025. Or 2028, tatakbong si, ano yun, senador. Oh, ha? Oh, ha? Sure ako dyan. Sus, Ginoo. Ha? Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Okay, Harleen. No?